ang ituturo ko po sa inyo is 5 principles to success. So, ano ba 'to? Ito yung kapag ka nai-apply mo sa sarili mo, sure ako po, iba yung mangyayari. Kasi, iba po ito. Kumbaga, bago to, mas in-enhance natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba yung energy kapag ka si Upline Saro, yung nagtuturo, tama ba? Iba yung energy and syempre, sobrang ganda kasi na-elaborate talaga and na-enhance ng napakaganda yung training natin ngayon. Alright? So guys, alam ko excited ka na, ready ka na matuto. So, simulan na natin. So actually, maikli lang tong topic na to. Alright? Yan. Number one topic. Alright? Pwede mong basahin. Pwede mong isulat. Diba? So, number one topic is manage your emotion. Diba? Ang sabi dito, if you don't manage your emotion, then your emotion will manage you. Alright? Grabe, no? English yan. Diba? And guys, sabi ko nga, yung emotion mo, kailangan mo lang na i-manage. Tama ba? Hindi mo po siya pwedeng kontrolin. Tama ba? Hindi mo kailangan kontrolin yung emotion mo kasi dapat ang emotion kasi pag nasusuppress, tama ba? Yung para yung hindi mo na ilalabas, tama ba? Iba yung nararamdaman mo, tama ba? Iba yung mabigat eh, tama ba? Mabigat yung nararamdaman mo pag hindi mo na ilalabas yung emotion mo. Tama? Kaya minsan, the moment kapag ka nagde-decide ka, di ba? Sabi nga eh, don't make a decision when you are an emotional. Kasi bakit? Bakit ko sinasabi na huwag kang mag-decide ng isang bagay, di ba? Or huwag kang gagawa ng isang action kung nasa emotional stage ka. Tama ba? Kasi bakit? Baka pagka binitawan mo yan, di ba? Baka pagka binitawan mo yan, baka pagka pinakawalan mo yan, iba po yung mangyari. Baka hindi maganda yung kalabasan. Tama ba? Nagigets nyo po? So, ibig sabihin, pwede mo naman siyang palabasin. Ganito lang gagawin mo. Like example, for example, may kotse ka. Ikaw lang mag-isa sa loob ng kotse, 'di ba? Ang gawin mo kung talagang hindi mo na kayang pigilan yung emotion mo, 'di ba? Doon ka sa sasakyan, doon ka sa loob. Isigaw mo doon, 'di ba? O kaya ganito gawin mo, 'di ba? Kung nasa dagat ka, 'di ba? Doon mo ilapas, doon mo ibuhos. Tama ba? Kasi mas masarap sa feeling, tama ba? Mas masarap sa pakiramdam pagka na ilalabas mo yung emotion mo. Diba? Pero pag kinukontrol mo ng kinukontrol, diba? Iba tendency, sobrang bigat sa pakiramdam. Tama ba? Nagigets nyo po? May natututunan po ba kayo? So ibig sabihin, hindi mo kailangan kontrolin, kailangan mo lang i-manage, diba? Kailangan mo lang i-manage yung emotion mo. Diba? Para ano? Para balance lang. Alright? Nagigets mo po? May natututunan po ba kayo? Kasi sa totoo lang guys, ang emotion ng isang tao, pwede mo naman siyang ano ba tawag doon? Pwede mo siyang i-fake, tama ba? Example, 'di ba? Masama pakiramdam, mabigat pakiramdam mo kasi may nakaaway ka or example, nakaaway mo yung asawa mo, nakaaway mo yung isang kasamahan mo, 'di ba? So, tapos may pupuntahan ka na meeting, tama ba? May pupuntahan ka na meeting. So, pwede kang mag-transfer into another character. Tama ba? So, ibig sabihin, kaya mong i-fake yung emotion mo. Di ba? Hindi pwede na may problema ka. Tapos may mga meetings ka na aatindan. Tama ba? May mga meetings ka na aatindan. Di ba? May mga events. Di ba? Haharapin mo yung prospect mo. Kakausapin mo yung mga downline mo. Hindi pwede na masama yung pakiramdam mo kasi nag-away ka. May nakagalitan ka. Or may nakaaway ka ng isang tao. Dadalhin mo, 'di ba? Dadalhin mo dun sa meetings, dadalhin mo yung pagharap mo sa prospect mo, nandun pa rin. Hindi pwedeng ganon.
Tama ba? Sabi ko nga sa inyo, pwede mo siyang i-fake yung emotion mo. Diba? Ang gagawin mo, pagpupunta ka sa mga event, kumbaga, iwanan mo siya. Iwanan mo sa loob ng CR, di ko alam. Iwanan mo sa loob ng bahay, iwanan mo sa kwarto, para pag hinarap mo yung leaders mo, pag hinarap mo yung ano, pag hinarap mo yung prospect mo, masaya ka. Yung chill ka lang. Tama ba? Yung hindi makikita sa'yo na, ay ano ba naman to si upline? Parang nakabusangot naman to. Diba? Nagigets mo? Ano ba naman to si upline? Parang sandamakmak naman yung problema nito. Tama ba? So, ibig sabihin, dapat hindi makikita sa'yo ng downline mo o hindi makikita ng ibang tao na may mga problema ka na dinadala. Alright? Nagigets mo po? Kasi sa totoo lang guys, feelings, ano ba tawag doon? Yung nararamdaman, yung feelings mo is emotion. Diba? Kung sa totoo lang guys, pagka yung feelings mo sobrang bigat, wala eh. Alam mo yun, hindi maganda talaga yung kakahinatman neto. Diba? Kaya ang gawin mo, i-manage mo. Di mo kailangan kontrolin. Diba? Ito, masama man sa ano, masama man sa pandinig mo. Example, diba? May nakagalitan ka na tao, may mabigat, ano ba tawag doon? May, umaga, parang naiirat na, ano ka doon sa tao na yon, kasi nagkasamaan kayo ng loob, diba? Ang gawin mo, pag ikaw lang mag-isa, diba? Kung pwede mong murahin yung tao na yon at naiinis ka, murahin mo, diba? Punta ka sa isang lugar, punta ka sa nature, diba? Doon mo ibuhos, diba? Doon ka magmura. PI! Diba? Gaganon ka. Sisigaw ka, PI! PI ka, di ba? Di ba? So doon mo ilabas para at least yung emotion mo nakokontrol, ano mo siya na ma-manage. Okay? Nag-guess po? May natutunan ba kayo? Kaya sa lahat na may mga galit, di ba? Di ba? Sa mga lahat na may mga galit, di ba? Kung may nakakasamaan ka ng loob, ang gawin mo, isigaw mo niya. Di ba? Alam mo yung ano, alam mo yung sigaw, ayaw ko na sa mundo! Saan mo gusto? Di yun ha? Joke yun ha? Ba't tayo napupunta doon? Okay? May natutunan po ba sa'yo? May natutunan po ba kayo? So, ibig sabihin guys, wag na wag kang magdi-decide na yung example na parang na-hype ka lang, di ba? Yung tipong na-hype ka lang, di ba? Hindi pwede yung sobrang excited ka, di ba? So, kailangan ano ka lang? Kailangan neutral ka lang. Alam mo yun? Nag-gets mo po? Kailangan neutral lang, balance lang yung emotion mo bago ka mag-decide. Diba? Hindi pwedeng basta-basta ka mag-decide kasi bakit? Baka yung naging decision mo, hindi maganda yung kalabasan niyan. Baka mali talaga yung ano, kumbaga, mali yung kahinatnan niyan. Nag-gets po? May natutunan po ba kayo? Okay? Kung nasanay ka na i-control, ngayon wag mong kukontrolin. Diba? Ilabas mo. Diba? Ilabas mo yan. Alright. Next tayo. Alright. Guys, pangalawang topic is ahead of time. The secret of getting ahead is getting started. Ayan. The secret getting started is breaking your complex, overwhelming task into small manageable task. And starting on the first one. Okay? So, kailangan, guys, napaka-importante na kapag ka may mga event, di ba? Pag may mga meetings, di ba? Lalo na kung nagpatawag si upline, di ba? Napaka-importante na kailangan ahead of time ka. Hindi pwede na, example, alas 3 yung meeting nyo, di ba? Alas 3 nakaset yung meeting, tama ba? Hindi pwedeng dadating ka doon alas 3. Late ka pa rin po nun. So, ibig sabihin, kung dumating ka ng alas 3, late ka pa rin. Dapat ang gagawin mo, di ba? Dapat ang gagawin mo ahead of time. Di ba? Dapat, mga alas 2, nandun ka na. Di ba? Lalo na po kung ikaw yung nag-manage ng meeting, nag-manage ng event. So, hindi pwede na, ano ba tawag doon? Hindi pwede na, palate-late ka. Kasi minsan magtatanong, ano ba tawag doon? Minsan kapag ka, ano, nagtatanong ka sa sarili mo na bakit ganon? Diba? Bakit ganon? Napakatagal ko na. Diba?
napakadagal ko na hanggang ngayon, hindi pa rin, ano ba tawag doon, hindi pa rin nakakausad yung grupo ko, hindi pa rin ano, hindi pa rin hindi pa rin ako kumikita ng malaki. It's because ano ba yon, palagi ka kasing late, 'di ba? Kaya yung ano, yung attraction mo, 'di ba, hindi nangyayari, tama ba? Yung gusto mo makuha, after 2 years hindi mo pa rin nakuha, kasi bakit? Palagi kasing late, tama ba? So ibig sabihin, pag palagi kang late, yung attraction mo nalilate din siya, tama ba? And guys, lagi mo pong tandaan na yung oras po, ano ba tawag doon, yung oras, nabibend siya, 'di ba? Nabibend siya. So ibig sabihin, pwede mo naman palang gawin ng ano, kung pwede mo naman palang magawa ng mas maikling panahon, tama ba? Yung kukuhanin mo ng 3 years na goals mo, 'di ba? Pwede mo naman pala siyang makuha after 1 year, after 2 years, tama ba? Kasi pwede mo naman palang mabend yung oras. Tama ba? So ibig sabihin, dapat kailangan ka lang advance, 'di ba? Kailangan ka lang ahead of time, 'di ba? Kailangan hindi ka lang pala nalilate, kasi sayang. Example, kapag ka may mga meetings, tapos nag-start na yung meeting, may mga pinag-usapan doon, may mga pinag-usapan doon na hindi na kailangan ulitin pa. So sayang. Ibig sabihin, kung napaka-importante nung pinag-usapan na yun at hindi ka kaagad nakarating kasi late ka, 'di ba? Sayang, kaya nadidelay yung pag-ano mo. Kaya nadidelay yung success mo. Tama ba? Kaya nadidelay yung pagyaman mo, kasi bakit? Palagi kang delay. 'Di ba? Palagi kang late. 'Di ba? Alam mo yung pa-VIP ka, pa-importante ka palagi, 'di ba? Guys, alam mo ba? Kaya ka palaging nalilate, kasi bakit? Palagi ka kasing nagmamadali. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba napapansin na kaya ka nalilate kasi palagi kang nagmamadali? Kasi bakit? Nagmamadali ka sa tuwing malapit na yung oras, yung time ng meeting nyo. Tama ba? Nagigets nyo ba yon? Kaya ang kinakalabasan, late ka pa rin. Diba? Pwede ka naman kasing hindi masyado, ano ba tawag doon? Pwede naman kasi na hindi masyadong ano eh. 'Di ba? Hindi mo naman kasi kailangan pwedeng mag-hustle ng ano, 'di ba? Maghabol ng oras. Kasi bakit? Pwede mo naman kasi gawin na i-advance mo 'yung oras, tama ba? Maging ano ba tawag doon? Maging ahead ka. 'Di ba? Ahead of time. 'Di ba? Papansin mo din 'yon. Sa kakamadali mo, pero nalilate ka pa rin. Kasi bakit? Nagmamadali ka kung kailan? Malapit na 'yung oras. 'Di ba? Experience mo din ba 'yon? Ha? Pwede kang mag-type? Na-experience mo po ba 'yon? Yung nagmamadali ka na pero late ka pa rin? 'Di ba no? Kasi kung kailan 'yung palapit na 'yung oras sa kakamag? Aasikaso, 'di ba? Ganun pa naman 'yung mga Pilipino, tawa ng tawa si Pat Sherrill. Siguro nangyari yan sa kanya. 'Di ba? Nag-guess niyo po? May natutunan po ba kayo? So kaya kailangan, hindi ka dapat nalilate, kasi yung pagyaman mo ng 3 years mapapalitan niya ng 10 years. 'Di ba? So sayang pagka na-delay yung pagyaman mo. All right? Nag-guess po? Kaya kailangan always ahead of time. All right, next. Yan. Drop everything. Yan. Ano ba to? The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Tama ba? So ibig sabihin, success is not a matter of choice. Success is a matter of priority. Tama ba? Nagigets mo po? Pag alam mo kung ano yung pina-prioritize mo, maniwala ka po sa akin, imposible na hindi ka maging successful. Pag mas pina-priority mo yung negosyo natin, sure po ako dyan, magiging successful ka. Diba? Drop everything. Diba? Ito kasi, ito yung kadalasan ng mga nangyayari. Yung puro dahilan. Diba? Kasi ganito ganyan. Kasi. Diba? Kakakasi mo, 'di ba? Wala na. Yung goals mo, hindi mo na nakukuha.
kasi puro kadahilan. Tama? Nag-gets mo po? So ibig sabihin, kailangan i-prioritize mo lang. Negosyo natin, i-prioritize mo. Yung mga bad habit, yung mga bagay na hindi nakakatulong, tama ba? Ikano mo yan, iwanan mo yan. Yung mga kapagpabagal sa'yo, iwanan mo yan. Diba? Yung mga hindi nakakatulong sa'yo, iwanan mo yan. Kasi bakit? Yan yung magpapabagal sa'yo. Yan yung magpapabigat sa'yo. Diba? Yan yung magpapahirap sa'yo para hindi mo agad makuha yung success. Kaya ang gawin mo, drop everything. Diba? Pag pinatawag na, pag nagpatawag si upline ng ano, pag nagpatawag si upline ng meetings, 'di ba? Drop everything. Huwag na yung puro dahilan kasi wala akong ganito, wala akong pamasahe, wala. Guys, 'di ba? Wala po 'yan kung totoong payaman ka. Kung gusto mong yumaman, dapat hindi po 'yan lumalabas sa bibig mo. 'Di ba? Kasi guys, 'wag mong gawing dahilan yung wala kang pera. Kasi sa totoo lang, hindi yung tao ang totoong pinakamahirap sa hindi ang walang pera yung totoong pinakamahirap sa mundo. 'Di ba? Ang totoong pinakamahirap sa mundo yung taong wala nang pera, wala pang paraan. Tama ba? Nagigets mo po? Wala nang pera, wala pang paraan, puro padahilan. 'Di ba? Nagigets mo? So ibig sabihin, drop everything, iwanan mo. 'Di ba? Isang tabi mo. Yung mga bagay na hindi makakatulong, mga bad habits na ginagawa mo, 'di ba? Yung mga ugali mo na pangtambay, 'di ba? Iwanan mo muna 'yan. Yung mga nakasanayan mo, 'di ba? Yung mga paniniwala, mo, Diyos ko, 'di ba? Iwanan mo 'yan. 'Di ba? Iwanan mo yung mga bagay na ganyan. Mga paniniwala mo na hindi ka naman yung mayaman diyan, 'di ba? Mga nakasanayan mo na tagal-tagal mo nang ginagawa, di naman nagbabago buhay mo. Drop everything, iwanan mo. 'Di ba? Isang tabi mo muna. Nagigets mo po? May natututunan po ba kayo? 'Di ba? Tandaan ha, hindi yung pinakamahirap na tao ay hindi yung walang pera ang pinakamahirap na tao. Ang pinakamahirap na tao yung wala nang pera, wala pang paraan. Alright? Nagigets mo? 'Di ba? Kaya ibig sabihin, tama na yung kakadahilan, tama na yung kaka-excuse. 'Di ba? Kakasabi ng kung ano-ano na hindi naman nagbabago buhay mo. 'Di ba? Mas i-priority mo negosyo. Kasi sure ako diyan, pag pina-prioritize mo lang, pina-priority yung negosyo natin. Sure ako diyan, magiging successful ka dito. Okay? Nag-gets po? May natutunan po ba kayo? Alright? So guys, mabilis lang talaga ako. Yan. Number 4 topic. Yan. Open communication. Yan. The art of communication is the language of leadership. Diba? So guys, as a leader, diba? Ang leader po, ano ba tawag doon? Dapat open ka. Open ka sa lahat ng bagay. Ano ba tawag doon? The high quality of communication is to listen. Nagigets mo? Ang totoong leader dapat marunong makinig. 'Di ba? Yan po yung pinaka high quality about sa communication. Yung magaling kang makinig, marunong kang makinig, 'di ba? Kasi bakit? Pag marunong kang makinig, matututo ka eh, 'di ba? Alam mo yung magpapa-function lahat ng magpapa-function lahat sa utak mo yung mga naririnig mo. Kasi bakit? Mahirap yung puro dada. 'Di ba? Puro kasalita, wala ka naman sa gawa. 'Di ba? Huwag pong ganoon. Nagigets mo po? 'Di ba? So ibig sabihin ang leader po more on responsibilities. Tama ba? Nagsiserve. Tama ba? Nagsiserve yan. Di ba? May natututunan po ba kayo? So kaya kailangan galingan mo sa pakikinig. Di ba? Kasi yun po yung pinakaano ng communication. Di ba? Yung dapat open ka.
yung pagka may problema yung downline mo, dapat nandun ka. 'Di ba? Nalalapitan ka, nakakausap ka. 'Di ba? Yung marunong kang ano, may meron kang simpatya, 'di ba? Meron kang care. 'Di ba? Part po 'yan ng communication. 'Di ba? Yung love. 'Di ba? Yun po 'yon. And guys, dapat kapag ka leader ka, mabilis kang ano, mabilis yung ano, yung maano yung ano, yung communication mo po. Tama ba? Yung kapag ka may nag-message sa iyo, mabilis ka mag-reply, 'di ba? Pag may humingi sa iyo ng advice, dapat nandun ka, 'di ba? Nagbibigay ka ng advice kasi mo ang leader po, more on servant 'yan. 'Di ba? Nagse-serve. Pagod, 'di ba? Ang laki ng responsibilities. 'Di ba? Nagigets mo? May natututunan po ba kayo? Yeah, pasensya na kayo kasi hindi ko pa talaga to ano, hindi ko pa gamay siya. Pero alam mo naman, kailangan talaga eh. So I hope na may natututunan kayo sa mga ano, sa mga sinasabi ko. 'Di ba? Hindi pwede na ano, ano ba tawag doon? Hindi pwede na ano ba tawag doon? Hindi pwede na pag may problema yung mga downline mo, inahayaan mo lang. 'Di ba? Hindi pwede na kapag ka lumalapit sa downline mo, parang wala lang sa iyo. Tama ba? So ibig sabihin hindi ka open sa communication. 'Di ba? And syempre guys, apart sa negosyo natin, dapat palagi kang online. 'Di ba? Palagi kang online, nagigets mo po? Dapat palagi kang online. Hindi pwede na guys ha, ako sa totoo lang, hindi pwede na upline ka or leader ka sa loob ng isang hub. 'Di ba? Ikaw pa yung palaging offline. Diyos ko naman. 'Di ba? Paano kaya yaman 'yan? 'Di ba? Paano pa naturingan ka pa namang online marketer pero palagi kang offline. 'Di ba? Nag-gets mo? Alam mo 'yon? Ikaw yung tipo ng leader tapos ikaw pa yung nauunang natutulong. Kaya kapag ka may pinakausap sa iyo yung full-timers mo, hindi ka makagilap kasi bakit tulog ka? Alam mo ba 'yon? Nag-gets mo po? May natututunan po ba kayo? So ibig sabihin guys, i-improve mo palagi yung communication mo. Dapat always online, sa totoo lang. Kasi bakit? What if kapag ka may mga importanteng message sa'yo, tapos hindi mo binabasa, ang iba minsan sinisin lang, hindi nagre-reply. Diba? Kaya ibig sabihin, dapat open yung communication. Okay ba yun? I-improve mo. Improve. Open. Open pala. Open communication. Okay, may natutunan po ba kayo? Parang wala akong natutunan. Okay, guys. Yan. Next po. Yan. Patapos na po ako. Yan. Last but not the least. Walk the talk. Your words means nothing. When your action are the complete opposite, 'di ba? Ang tigas ng ano ko, English. 'Di ba? Ganun talaga kapag ka mga Bicolano, iwan ko ba, ang tigas-tigas ng. Guys, ano ba tawag doon? Walk the talk. Means wag kang magtuturo, wag mong ipapagawa yung isang bagay na hindi mo pa na-experience at ginagawa. 'Di ba? Marami kasi dito, ano ba tawag doon? Marami kasi dito utos ng utos, turo ng turo, pero hindi niya naman nagagawa. So, paano, kasi guys, sa totoo lang, ha, tandaan niyo po, sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga inspiring leaders, pag nagkaroon ka ng full-timers, tandaan niyo po, nakatingin sa iyo yung mga downline mo. Ang mga downline mo, sobrang siloso niyan. Tama ba? And pag nakita sa iyo, di ba, pag nakita sa iyo na, ano ba tawag doon? Pag nakita sa iyo yung pagawa ka ng pagawa tapos hindi mo naman nagagawa,
yun yung magiging dahilan para mawalan ng respeto sa'yo yung downline mo. Okay? Yun yung magiging dahilan para hindi na sa'yo makinig yung downline mo. Kasi bakit? Lagi mo pong tandaan na sa 10 tamang gagawin mo pag nagkamali ka ng isa, ang makikita ng downline mo yung isang pagkakamali mo. Totoo po yan. Kaya ingatan mo palagi, di ba? Walk the talk, di ba? Hindi pwede na magkakamand ka, di ba? Hindi pwede na magkakamand ka, hindi pwede na maglilid ka na ikaw mismo hindi mo pa siya nagagawa. Okay? Role model ka. Ikaw ang titingnan ng grupo mo. Sa'yo manggagaling yung energy, sa'yo manggagaling yung production, di ba? Sa'yo manggagaling yung galing ng leaders mo, di ba? Sa'yo manggagaling yung magandang pagpapatakbo sa loob ng hub. Totoo po yan. Kasi po ako, experience ko po siya. Di ba? Ngayon, pag mas maraming nakikita sa'yo na hindi maganda, sure po ako dyan, dumadating sa point na nagkakawatak-watak yung grupo. Kasi bakit? Hindi sa'yo nakikita yung pagiging leader. Hindi sa'yo nakikita yung pagiging role model na dapat ikaw yung titingnan nila, na dapat ikaw yung susundan nila. Nag-gets mo po? May natutunan po ba kayo? Diba? Guys, sa totoo lang, pagka-leader ka, hindi pwedeng puro kasalita. Sa panahon ngayon, guys, hindi na basihan yung magaling kang magsalita. 'Di ba? Dapat nakikita sa result mo, dapat ginagawa mo, 'di ba? Dapat nangyayari sa iyo. 'Di ba? Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, dapat nakikita sa iyo. Yun po yun. Okay? May natutunan po ba kayo? So guys, yun lang po siguro. Diba? Tapos na po ako. So guys, i-apply nyo lang lahat ng mga natutunan nyo kasi naniniwala po ako. Ikaw naman yung next na magkakaroon ng sobrang gandang result and sabi ko nga, huwag ka lang magtampo, 'di ba? Kung nagdadasal ka at hindi pa binibigay sa iyo, huwag ka muna magtampo. Kasi bakit? Kaya siguro hindi pa binibigay sa iyo kasi hindi mo pa deserve. All right? Tandaan mo po, pag deserve mo na ibigay sa iyo yung blessing at yung buhay na pinapangarap mo, pag dumating po yan sa iyo, hindi lang po ulan kung hindi po bagyo-bagyo. Thank you so much and God bless. More power.